Pilipinas! Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, good morning, good morning. Ito na ho ang Bitag Live in the morning, November 11, Wednesday po mga bossing. Kung kayo'y nasa ibaing dagat, magandang umaga po mula sa Pilipinas. Good evening ho sa inyo sa US and Canada. At depende na ho kung anong time zone sa mundo, kung kayo'y nanunuro sa amin, sa mamagitan ho naming YouTube TV Bitag Official. Ngayong umaga mga boss, marami ho tayong tatalakayan, continuation ho doon sa ating binigay na ito'y issue nilatago natin kahapon. In the meantime, kami ho'y magsasabi sa inyo, ang programang Bitag Live ay programang pang-telebisyon na dapat malaman nyo ho, kami napapanood sa PTV4. Eksklusibo ho kami sa PTV4 lamang. Yan ho'y People's Television Network and then sa aming mga digital platform, sa Bitag Official, yan ho, sa YouTube TV, ganun din ho sa aming bitagmedia.com, sa aming Facebook, ito ho, sa aming Facebook page, Bitag Live. And ganun din ho, pwede kami sundan sa King's Herbal DZMI. Ngayong umaga mga boss, by the way, sasama ko na rin ho, ano, kami napapakinggan sabay sa Radyo Pilipinas 738. And then sa ibang mga estasyon din ho na pumipika po sa atin sa ilalim ho ng Capital Broadcasting Center. Yan ho'y sa DZME at mga affiliates ho nila sa mga probinsya, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Umpisahan na ho natin, kayo ba'y nag-coffee na mga bossing? Kasi kung hindi pa, well, coffee time na mga boss. Alright? So, diretso na ho tayo mga bossing, you know? Pag-usapan ho natin. Una sa lahat, mahalaga ho ang integridad. Sa sino man, individual, or kay leader, or di naman kaya na talagang leader or ano man ang iyong posisyon, simpleng tao or may katungkulan, ang integridad, napaka-importante yan. Pag wala ka yan, para kang taong naglalakad na walang ulo sa mundong ilalim, mga boss. Ngayon, una sa lahat, kami ho dito ho sa pambansang sumbungan sa Bitag Live. Ito ho yung aming TV program. Makakasiguro ho kayo, ito ho'y considered safe zone. Eventually, makikita nyo sa tabi ho ng aming Bitag Live logo na yan, laging nakadikit yung safe zone. Anong ibig sabihin yan, mga boss? Bawal ho ang fake news sa amin. Bawal ang false news. Bawal ang panlilinlang. Bawal ang pangape. Bawal ang pang-aabuso at panlalabis at bawal ang pananakit. Marami hong bawal. Kontra ho kami sa mga yan hong binanggit ho natin. Kaya kinakailan safe zone. Nakakasiguro ho ba kayo sa inyong mga pinatutunguhan dyan kung saan ang mga bagay na inyong pinanunood, sinusundan sa digital media or sa traditional media or di naman kaya sa radyo, sa television, sa internet. Hanggat nakita nyo ho ang safe zone, tiyak ho kayo na hindi ho kayo malalagay sa alanganin sa patibong, silo, lambat o bitag ho na mapagkunwari, mapanlilin lang. Sa panahon ho ngayon, abay, marami hong maglalabas ho ng kanilang kung anong kanilang pinapakita ho para kayo magpapaniwala, mag-ingat ho. Maging paladuda sa lahat ng bagay, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, di bali mabansag ang praning, wag lang hong luhaan sa bandang huli at pagkatapos sisisi ho kayo, tsaka niya sasabihin, tama si Bitag at ang kanyang safe zone. So, umpisahan na ho natin mga boss. Diretso sa issue ngayong umaga. Kayo ho ba'y nagkape na? Kasi kung hindi pa mga boss, importante siguro para medyo makakuha kayo ng buwelo. Maganda sa umaga, ano? Coffee muna o tsaa o tsokolate o kape. O depende ho kung ano ho yung magbibigay sigla sa inyo. Para makakuha kayo ng buwelo, malagay kayo sa tamang estado ng pag-iisip. Kung minsan ho ka, a cup of coffee will make your day. I'll give you the momentum. Pagkatapos hindi lang ho yung makakakuha kayo ng buwelo, magandang inyong well, estado ng pag-iisip dahil nabigyan kayo ng sigla sa pamamagitan ng coffee or tea or chocolate in the morning and Bitag Live, mga boss. Kahapon, diniscuss ho natin yung sa kaso ho ng ambassador, si Ambassador Marichu Mauro at ang kanyang household, si Lunina de Ocampo. Mga boss, may update na ho tayo rito. As a matter of fact, noong Monday pa, sinumuti na ng formal charge. Sinumuti na ha, yung formal charge laban kay Marichu Mauro kay Pangulong Duterte ayon kay DFA Secretary Teodoro Luxin. Ito'y nasa desisyon na ng Board of Foreign Service Administration kung i-approve o i-disapprove ang kaso na yan na dadaan ulit kay DFA Secretary Teodoro Luxin.
Marami, ito'y marami hong interesado at hindi ho natin pwedeng baliwalain or di kaya parang di naman ho sa ina, parang kumbagay pinalilipas ang panahon para medyo ito'y maibsan yung galit o di naman kaya ito'y puot ng iba na nakapanood ho yan. Hindi ho tayo sumasakay sa issue, pinag-uusapan ho natin mga bossing. People needs to know, ano ba yung charges na yan? Yan ba'y talagang charges or charges lang sa papel or charges talaga na kinakailangan panagutin yung dapat managot? Mga boss, inuulit ho namin. Marami hong nagpapasalamat sa aming ginawa kahapon na pag-ituhoy kinalakay ho natin na tatlong pasaporte ang Pilipinas na dapat ninyo malaman kung kayo'y Filipino citizen at tatlong pasaporte na ho yan. Yan hong kasalukuyang mga pasaporteng dapat makita ninyo. Alin ang inyong passport? Kasi mahalaga, para hindi ho kayo maging ignorante, hindi kayo pagsamantalahan, at alam nyo ho kung sino ho may hawak niyan. Ang regular na passport, iyan ho, iyang maroon, regular ho yan kahit sino, OFW, tatatakan lang yan ang visa. Ngayon, ang red passport, ito ho, nakikita nyo, Republika ng Pilipinas, pasaporteng official or official passport ho yan. Sino ho ang nabibigyan yan, mga cabinet members, mga opisyal ng pamahalaan, na kapag sila ho'y nararepresenta ang ating bansa, kapag pumupunta ho sila sa kanilang bansang patutunguhan, representante ho sila ng ating pamahalaan. Kaya, official passport. Dark blue, nakikita nyo. Ito ngayon, okay? So, nakikita nyo, diplomat ho yan, mga boss. So, tatlong passport, pakita ho uli natin para makita. Yan. Sa tatlong passport na yan, alamin nyo ho saan sa inyo. Hindi ho kayo pwede maging diplomatiko by diplomat passport. Bakit? Hindi ho kayo diplomat, hindi ho kayo consul, hindi ho kayo mga ambassador. Pula! Abay, hindi ho kayo secretary, hindi kayo opisyal ang pamahalaan na talagang pagpunta nyo sa bansang inyo, patutungan, nararepresentan yung bansa natin. Eh bakit ho, doon sa kay, yung katulong ho na inabuso ho, nitong si Lunila, ito ni Marichu Mauro, iyan ho nakikita nyo, Lunila de Ocampo, red passport ho siya. Ano ho bang dahilan kung bakit bibigyan ng red passport? Ulitin ho natin para malaman nyo ho, iba na ho yung sinasabing may alam sa pagiging mangmang. Hanggat kayo'y mangmang, mapagsasamantalahan ho kayo at magnalaman nyo ho ang katotohanan, abay, yun ho'y malaya kayo at makakalakad kayo, makakahinga kayo na alam ninyo, protektado kayo, hindi kayo pwedeng pagsamantalahan dahil ang may alam, may lamang. Ang walang alam, kawawa ka sa buhay mo, kaya ikay magpagsasamantalahan. Bakit ho nagsasalita si Bitag ng ganito? Kami ho mga Tulfo brothers, Ben si Bitag, Erwin si Tutok Tulfo, Rafi, sinasabing Rafi Tulfo in action, iisang landas ho namin kapag kami ho'y nilapitan, ninuman sa ating lipunan. Kapag sila'y nabiktima, mababa, maliit lang, kung simple mga tao, naghihikahusong mabuhay ng mapayapa sa lipunan. Pag susumikap, mataas ang kalang, may taas ang antas ng kalang pamumuhay sa pamamagitan ng ating lipunan. Nagsusumikap, kumbaga, tapat sa kanilang ginagawa pero walang sino man ang pwedeng abusuhin. Ngayon, kung tapat ka nga, dapat malaman mo ang pagiging mamamayan ng bansang Pilipinas. Ang red passport ho na ginamit ho ng katulong, pakita huli natin, na okay, yan, doon sa katulong na piningot, na hindi lang ho dyan, kung ano-anong pinagagawa, pobre naman, again, hindi ho namin ginagawang we're not trying to make this parang maging malaking issue pa. Hindi ho namin sinasakyan, bagkos kami ho nagsasalita sa inyong, para sa inyong kaalaman. Ang bawat household staff ho, na mga ambassador, consul, diplomat, hindi kinakailangan isyuhan ng red passport. Alam ho natin may pribilehiyo ang ating mga diplomat, ang ating mga consul, ang ating mga ambassador. Subalit ang pribilehiyo yan para sa kanila lamang. Kaya ang pribilehiyo na pagbigay sa iyo ng sinasabing blue passport, pakita natin ulit, itong blue, yan ho'y diplomatiko, pasaporte diplomatiko. Ang ibig sabihin yan, ambassador, consul, or ay diplomat ka. Ngayon, kung ika'y katulong, kung ika'y kasambahay, kung ika'y domestic helper, hindi po pwedeng itong passport na pula. Ay, hindi yan. Mali. Yan. Yang pulang passport na yan, hindi po pwedeng i-issue yan because
Nakasabi. Ano ang kasabi dyan? Official. Pasaporting official. Nararepresent ang bambansang Pilipinas. Ang isang kasambahay ba? Nararepresent ang bansa natin? Doon sa kanyang patutunguhan dahil ang amo niya, diplomatiko? Wrong! Mali! Ang diplomatiko, nagrepresenta na bansa natin. Kaya lang, magiging, kumbaga, pandaraya. Itong pribilehiyo na ito dapat ibasura. Huwag nang payagan ang sino mang mga diplomatiko, ambassador, at mga consul na bigyan pagkalooban ng pribilehiyo na ang kanilang mga katulong o di naman kasambahay, ang kasama, na dadalhin sa lugar na kanilang patutunguhan para doon ang kanilang, kumbaga, ito ho'y deployment, bit-bit mo ang katulong or kasambahay or kasama mo or household staff mo, may hawak-hawak na official passport. Wrong! Mali ho yan. Hindi ho po pwede yan. Tigilan na ho yan. Kaya ho nakikinig ho sa atin. Ang nasa ito ho'y yung board ng sinasabi ho natin dito, ito yung kasalukuyan di dinig, yung Department of Foreign Affairs, na yan ho yung sinasabi natin, the Board of Foreign Service Administration, stop issuing red passport doon sa mga kasambahay dahil mga pasaporteng yan, opisyal yan, para sa mga opisyalis ng pamahalaan na kumbagay ang kanilang sweldo ay galing sa buwis ng taong bayan, tayo. At yung mga katulong nila, hindi ho opisyal, bagkus isyuhan ng eto, pasaporteng, ayan, maroon. At tatakan yan ng sinasabing visa na dapat nakalagay, may annotation, at ang annotation yan, sila ho'y pasaporteng inisyu na yan, regular passport with a visa to stay doon sa bansa, cargo, and then yung sponsor ng sinasabing diplomatiko. Hindi yung pulang passport. Itong pulang passport kasi mga boss, pwedeng gamitin pang abuso. Anong nangyari doon sa, pakita uli natin, okay, mga boss, ha? Ayan. Yan, nakita nyo, mahaba pa yan eh. Ayaw ho namin, kumbaga, gawing parang dito, bentahe para sa amin, napapakita yan. Mga boss, tigilan na ho, panahon na. Ngayon, kapareho nito, mga boss, nakita ho yan sa CCTV. Hindi ho pwedeng nasilip ng, eto'y, again, Brazilian media, no? Hindi ho po pwedeng sabihin, saan nila nakuha? Abay, may reporting party. Tulad ng sinabi ko kahapon, hindi ho tayo umuulit. Tulad ng sinabi ko kahapon, tigilan na yan pag ganon para protektado yung hong mga kasambahay or household, kinakailangan irehistro sila as OFW. Tapos papasok sila doon sa POEA at sa OWA para protektado sila sa pagmamalabis, pagmamalupit, pananakit, pang-aabuso ng kanilang amo, hindi exempted ang mga diplomatiko rito. Ngayon, halimbawa, itong nang nakita ho natin, ano hong ginawa ng ating pamahalaan? Ay, ako ho'y real talk, unfiltered ang aking sinasabi. Pinauwi agad yung biktima. Pinauwi agad yung biktima. Alam niyo yung pinauwi? Yung katulong. Yung katulong ho, yung kasambahay. At binigyan ho agad ng 200,000 pesos. Ano yun? Suhol? Or talagang ayuda dahil nawala ng trabaho? Siguro naman tuloy ang trabaho niyan. Kaya lang kung tuloy ang trabaho niyan, baka kung sakaling hindi ho nakita ng reporting party, may naghudas ho dyan eh. Na nakaabot sa Brazilian media at nilabas sa telebisyon. Ang ginawa naman ng atin, siyempre, alam niyo ho ba, ang ating mga diplomatiko, mayroon sinasabing diplomatic immunity. Ano hong ibig sabihin ng diplomatic immunity, mga boss? Ang diplomatic immunity, ito ho'y is a form of legal immunity. Okay? Na given ho sila ng sinasabing safe passage, na wala tayo sa video nito, bakit wala to? Kaya binabasa ko. At ito ho'y considered not susceptible na hindi ho sila pwedeng sampahan ng kaso o i-prosecute na sinasabing bansa na yan. Tulad ho ng ating diplomat. Under the host, pero pwede ho sila expelled, ipauwi. Eh, paano naman yung kasambahay? Wala hong diplomatic immunity. Ang kasambahay pwede ho dapat imbestigahan ng bansang kanyang pinuntahan at hindi ho siya covered ng immunity. Pwede ho siyang imbestigahan dahil hindi ho siya opisyal na representante ng bansa natin. Siya ho isang OFW at isang OFW, iwala kang pribilehiyo tulad ng sinasabing diplomat natin.
Ang diplomat natin pwedeng bumalik, maliban na lamang mapoprosecute yan kung meron kang treason na ginawa or national security ng bansa or spy, ibang usapan yan. Pero yung katulong mga boss, inuwi agad. So hindi ho natin nakikita, nasaan na ho ba ngayon itong yung katulong na sinasabi ho na pangalan nitong, give me the name of this, okay, ito. Itong katulong ho natin si Leonila de Ocampo mga boss, nasa Cotabato. At sinasabi ho nila, wala hong nakakakita rito. Bakit hindi nyo iharap? Sige, kung wala kayong tinatago, DFA. Kung ako'y na, ito'y nagtatanong lamang. Kung wala tayong tinatago rito, bakit hindi natin nakikita sa media to? Bakit parang tinago natin? Maraming nagtatanong, real talk, unfiltered. Where is Leonila de Ocampo? Bakit may mga ibang politiko lang may access dyan? Teka muna. In the interest of Filipino people na malaman, national issue ito, naging international pa nga, naging national. Eh bakit nandoon? Sa quarantine pa ba? Sinasabi sa atin, yun daw, tinulungan. Yun naman, suhol ba yan? Ilabas nyo yan na dapat ma-interview para makita ng taong ba? Huwag nating pagtakpan. Pagdating ho rito, ang diplomat, hindi na ho siya immune sa mga lawsuit. Walang sagradong baka. Ilabas itong katulong na to at makausap ni naman at para makwento niya yung kanya ng dinanas na kumbaga pananakit panlalabis. Tulad ng ibang mga OFW, pag nakauwi, kinikwento nila para doon sa iba natututo. Pero pag yan ay hindi natin hinarap, abay DFA, mag-isip-isip naman siguro tayo. Alam ko naman, mabagagaling si Secretary Teodoro Boy Luxin. Ako ay nagsasalita base ho sa aming editorial stand and walang kinalaman ho ang PTB4, government station ng PTB4. And I'm in a government station, but I have to be straightforward and real talk sa aking sasabihin. The people wants to know, kinakailangan ba natin itago itong pobret para malaman? Ngayon, kung ganyan lang ho, parang nagkakaroon ng investigahan, parang may sequestering of story dito na hindi masyado ang sinasabi lang natin, ganun nangyari. Eh bakit hindi ma-interview? Wala tayong, parang ang tanong, marami nagtatanong, Boss Ben, bakit parang may media blackout? Tama. May media blackout ba? Ewan natin. Siguro may proseso nga sa Department of Foreign Affairs. Eh pagdating sa Department of Foreign Affairs, that particular affairs in foreign affairs must be of national interest, national significance na dapat malaman ni Juan de la Cruz. Yung saysay, yung kahalagahan ng sinasabing issue na yan na dapat malaman at napag-uusapan at hindi ho natin pinagtatakpan. Or hindi naman siguro na parang binabaliwala or pinahuhupa muna para nang sa ganun na pagtatakpan yung sinasabing bagay na iniiwasan na mapapahiya ang bansa ho natin or ang gobyerno natin. Sa bagay, may kasalanan naman yan. Hindi naman ho yung Presidente Duterte, hindi naman ho yung ating administrasyon. Eh sino? Eh di ambassador. Pakita si ambassador. Ayan. Wala. Ayan. Ayan, siya may kasalanan. Ay, siya managot. Ay, dapat managot siya sa taong bayan. Kung ayaw niya magsalita, it's okay. Pero ngayon, alam niyo na mga boss. Dahil alam niyo na, bay, ligtas na kayo sa susunod. Alam niyo mga boss, meron ho kami mga klase-klase hong kahapon, inilabas ho namin yung issue na to. At nilabas ho namin, may mga nagbigay ho ng kanilang mga karanasan tulad ho ng ibang naging staff, ng ibang ambassador tulad ho sa Italy. Sinabi nito, Sir Ben, salamat naman. At kami sa Italy noon, binigyan kami ng sinasabing hindi yung red passport niya. Binigyan na kami ng resident alien, you know, parang ganyang allowed to stay. At nagpapasalamat din kami na mabait yung ambassador, mabait yung kasama namin sa Italy. So, hindi ko na sasabihin kung sino yun. Anyway, mga boss, ligtas ka na. Ngayon, alam mo na. Okay, change topic! Mga boss, again, ako magsasalita, ano, and real talk. Hindi ho ako umuupak. I'm not a loose cannon. I will speak in the name of truth. Bigyan ho natin ng sinasabing pagkakataon ang sino man kapag umupo, bagamat meron checkered past, hindi maganda, umpisa, pero ang sino man ho na binibigyan talaga ng pagkakataon para baguhin kung ano man ang impression, perception. In this case, ang sinasabi ko ho, ang ating chief PNP, na tinalaga ho ng Pangulo na siya ho magli-lead, siya ho magiging leader ho ng institusyon ng sinasabi natin, Philippine National Police. Kaya wini-welcome ho natin siya at ini-expect ho natin sinasabi niya, we walk a talk! Gagawin namin ang aming mga sinasabi. Dadagdagan ko yan, Chief PNP. You walk the walk and talk the talk
or walk your talk and walk the walk. Gawin mo yung sinabi mo, nasasabihin mo, maganda at kami magmamasid at kami titingnan namin, kami nasa fourth estate, sasabihin namin yan. Kung anong pagbabago, hallelujah! Kung wala, hindi kami titigil sa aming pagsasalita dahil kami ho'y nagsisilbi sa taong bahay in the fourth estate. Alam naman ho natin, tatlong haligi ho ng ating pamahalaan, ehekutibo, lehislatiba, at saka hudikatura, at ang media, pang-apat po kami. So ngayon, magiging balanse ho kami rito. Bantayin na lang ho natin dito. Alam ho natin kung minsan nagkakamali ho tayo, pero nababago ho natin, kaya hindi ho tama siguro na parang ganun na lang ang gagawin natin. So ngayon, expect ho natin na hindi niya raw kukonsintihin ang kung ano mga bagay na gagawin ng mga maling gawain ng mga polis. Welcome kung ganun. Well, we'll look forward to that, Chief PNP Sinas. Ngayon, kami naman mag-welcome dito sa isang NCRPO chief na bago. Okay, sino ho to? Well, may picture ba kayo? Baka wala. Iyan si General Danao. I like this guy. Why do I like this guy? You know, this guy, tatlo lang ang kanyang pamantayan. You lead, you follow, or you get out of the way. I know this guy. He does not, hindi niya kinukonsinte. Hindi na muna ako mag-English kasi baka dumugong ilong ninyo. Hindi niya kinukonsinte yung mga taong mali. Nakita ho namin sa pulis ng Siahui Regional Region 4A, naging regional chief ho siya. Ngayon, tinawagan lang ho namin, Ben, hindi namin kukonsinte. Iyan ang sasabihin natin. Ganun. So we expect this is a leader. This guy has the balls. Hindi ho kukonsinte ito. Inaasahan ho namin na titino ang mga pulis sa Metro Manila at yung mga pulis na may susubok dito kay General Danao, naku, makakatikim kayo ng sapak. Bakit ho natin sinasabi? It's either you lead, siya ho yun. Isa lang ang pwedeng mamuno. You follow para doon sa gustong sumunod. Kapag hindi, you get the F out of the way. Ibig sabihin, larga ka. May kalalagyan ka. Yan ho, General Danao. So now, welcome sa iyo, General Vicente Danao, pagiging NCRPO Chief. At inaasahan din natin na wala na ho yung sinasabing protocol na napag-iwanan ng iyong pinalitan si General Sinas na ngayon, PNP Chief. Nangako na siya, he will go after the Ninja Cups! Wow, man. Am I hearing something? Or I like to believe that. Go ahead. Walk your talk and walk the walk, General PNP. But welcome. And we're happy to hear that, and we expect something changes sa kapakanan ng sinasabing ating kapulisan. But at the same time, sa NCRPO, sa Metro Manila, si NCRP Chief, man, I like this guy. Why do I like this guy? Ito lang ang kanyang, bakit gusto ko to? Ang sabi niya, isa lang ang mamumuno, you lead, you follow, or you get out of the way. Matigas ang ulo mo, sibak ka, alis ka, layas ka. Ganun lang kasimple. So, inaasahan ho natin, yan ho ang mga bagay na dapat nating bantayan. Marami ho tayong pwedeng pag-uusapan dito, mga boss. Kaya lang mamaya ng konti, i-reserve ho natin siguro, public service na ho tayo. Ako ho, mga boss, ano? Ganito. Ang sino mang mga leader, ang sino mang namumuno, kung ikaw ba'y magulang, ikaw ba'y simpleng tao, mahalaga yung sinasabing integridad na ika'y mapagkakatiwalaan. Sa Pilipinas, talamak yung sinasabing katiwalian, corruption. Yung ibang corrupt, pinagmamalaki pa ang kanilang kinurakot. Naglalakihang bahay, mga sasakyan na magagara na hindi mo malaman, saan mo nakuha yan? Kumbaga, ang dating sa'yo, manigas ka, rumakit ka kung gusto mo, malas mo nandyan ka, eh buenas ako at swerte-swerte ako dahil nandito ako, kaya nakakakupit ako, nakakakawat ako, nagiging, you know, magaling ako. So flaunting their wealth based on pinagmamayabang, pinagmamalaki ang kanilang na kung anong kanilang nakurakot. Marami tayo dyan, mga boss, hindi na ako. In fact, kahapon, ang isang araw, tinawag ni President Duterte yung mga nasa customs, isa-isa. Dapat yun, pinaglalatigo eh. Pinaghampas ng yantok sa ulo eh, para matuto. Ngayon, sa simpleng tao, mga boss, ano, ang integridad napakahalaga, lalo-lalo na kapag ikay pinagkatiwalaan sa isang bangko na iyong pinagtrabahuan. Pakinggan niyo ho to, may story rito. Lumapit ho sa amin,
At gusto niya makuha yung separation pay, pero may kunting problema. Inangupit ho sa bangko eh, teller po siya. Yung iba sa inyo na panood, ano? Pero mas maganda siguro may kapupulutan ho kayo ng aral dito sa aming public service na kami ho rito'y balanse. Kung lumapit ho sa amin, hindi ho madali na lumapit o siguro hindi niya alam na mali yung kanyang ginawa. Naakala niya, mayroon pa rin siyang, kumbaga, karapatan na kunin yung kanyang separation pay. Paano ka magkaka-separation pay? Inangupit ka. Binulsa mo na hindi nahuli ka ng bangko. Hindi na, not once, not twice, but many times. Ano ho to? Kwento ho to ng isang teller na lumapit ho sa amin. Ako ho nalagay sa alanganin. Naaawa ako na may pagka-boyset. Kaya lang, pag ang isang taong humarap ho sa akin, hindi ko ko kayang insultuhin. Kung nakikita mo naman na hindi niya alam, bagkos ako'y magsasalita na lang. Kayo ho lahat, ano? Luzon, Visayas, Mindanao. Dito sa aming public service, may mapupulutan ho kayo. Totoong tao, totoong storya, totoong problema. Walang fake news, walang false news. Safe zone ho tayo. Panoorin to. Magka-problema po kasi sa transaction. Parang hindi ito first time, may mga sunod pa. Ilang taon na ho kayo nagtrabaho? 25 years po. Yung bangko na yon? Po, yung pioneer po ako. Investigate sila, inalkal nila yung mga accounts mo. Parang may nakita pa sila ng mga malilit na transaction na the same situations na hihiram mo. Eh nangyari, nahuli ka roon sa parting yun. Naintindihan niyo ba yung gravity itong nangyari sa inyo? You are now discharged dishonorably. Pwede lang ma-exercise na wala kang matatanggap eh. Separation pay po. Alright. Ano ba naging problema mo? May trabaho ka ba dati? Sa bangko po. Sa bangko? Anong trabaho sa bangko? New accounts. Ano? New accounts. New accounts. So may sarili kang table. Yes, sir. Pagkatapos nag-i-interview ka ng mga kliyente na magbubukas ng account. So, pakipaliwanag lang sa akin kung paano yung trabaho mo. So, explain to me the nature of your job. Nag-start ako as a teller sa Cubao. So, within 10 years na yon, teller, nag-rotate kami. Napunta ako sa new accounts, then after nun, back room, back to new accounts. So, ang ginagawa ko ngayon doon is yung para mag-open ng account sa mga client. Kung sino yung mga, in-assist ko sila kung ano yung gusto nila i-open account. Tapos, pinapapill upan ko sila ng form, deposit, kinukuha ko. Input ko sa computer, then after nun, back to service head para i-upload niya kung tama ba yung mga info. Ganun yung procedure. Alright, ano hong naging problema natin sa trabaho? Kung bakit ho kayo nandito ngayon sa amin? Matutulong namin? Nagka-problema po kasi sa transaction. Okay. Nagkaroon ng problema sa transaction? Opo, hindi po siya na-open. Nagpunta sa akin yung kliyente. So, kailangan ng checking account. So, nung nirefer sa akin, na-open na account. Sabi niya, checking account. Ay, sige ma'am, open po natin. So, in-open po. So, pinapilapan ko kagad ng form. Tapos, sabi ko, please complete your details. Tapos, ang deposit po is 5,000. Labas kagad siya ng 5,000 sa kind 250 sa checkbook. So, nung nilabas ko yung checkbook, may account number na kasi yun eh. So, nag-offline. Tapos, nung nag-down yung system, hindi ko na talaga na-i-open. Kasi nataon na kasi tumawag yung anak ko. Since yung pera kasi nandun sa lower. Kasi sabi na anak ko, Mami, kailangan ako ng pera sa school. Sabi ko, naku, wala akong pera ngayon. Hindi pwede, kailangan ko na. So, parang hindi ko alam bakit naisip kong hiramin na. Ayun, nahiram po talaga siya. Hindi ko kagustuhan. So, okay. Kinabukasan? Kinabukasan po. Bumalik yung kliyente. Okay, kinabukasan, bumalik yung kliyente. Tapos nagre-reklamo siya. So, pumunta yung kliyente, nagre-reklamo siya. Anong reklamo ng kliyente? Kung nasan daw yung deposit niya. Tinawagan nila ako sa school. Yun yung time na graduation ng anak ko.
At tinanong niya sa akin kung nasa na raw yung deposit ng client. Nasa na yung deposit ng client? Na-open mo na ba? Kung na-open daw. Asan yung pang-open, sabi niya. Kasi nandito, sorry, nasa akin, sabi ko ganun. Nasa akin. Sorry talaga, sabi ko, nagamit ko. Okay, anong pananaw ng banko rito? Is this an integrity issue? Or are you being accused? Parang ano daw, pag nanakaw. Ang banking talaga, ano yan, very highly regulated. Kailangan, it's imbued with public trust. Dapat pag pumasok ka dyan, dapat may integrity ka, parati mo susundin yung honesty is the best policy. Kasi ang banking kasi, ano yan, based on trust and confidence. Ang mga tao nagdideposo sa banko, nakikipagdiri sila sa banko at sa empleyado. So kinakailangan, nagtitiwala ka ng pera mo, nakikipag-transaction ka. Kinakailangan ng kadil mo na yung very honest people with integrity. What it is, integrity issue rito, it could be perceived as embezzlement. Now, which has yet to be proven kung ikay binigyan ng sinasabing due process na maimbestigahan. Kaya lang, sa banko may mga patakaran. Ang patakaran sa banko, maging malinaw sa'yo pag new account, ang basis na ikaw marereklamo kung hindi mo natupad yung sinasabing protocol. Sa aming existing regulations, we require the banks to submit to us a report. We call this a report on crime and losses. Ang laman nito, sinasabi din yung incident na nangyari, sino involved, magkano, ato ang course of action na gagawin ng banko. Whenever you enter the bank, may bank policy, very clear sila. So, sinusunod ng banko yung bank policy nila. So, nung Monday, pinapapasok ako ng maaga nung branch manager. Tapos, so, pagpasok ko, dumiretso na talaga ako sa kanya. Tapos, sabi niya, may problema. Sabi niya, napaupo talaga ako. Sabi ko, ma'am, sorry po, kasi nagkamali po ako. Nagamit ko po sa personal use yung pera. Kaya pala hindi ka pumupunta ng Friday, sabi niya sa akin. So, dinala mo yung pera sa labas? Okay, dahil sa anak. Ha? Dahil sa anak. Oh. Tapos, ang ginawa? Pinamandatory leave nila ako. Pinamandatory leave ka na pagkatapos tinerminate ka na. Parang ma-check mo yung lahat ng transaction. So, parang pinamandatory leave ka na. So, tinitingnan lang kung may pattern. Kung ito ba'y gawain mo na nangyari na in the past. Parang hindi ito first time, may mga sunod pa. Na parang may nakita pa sila in the past. Ako na mismo po ang umamin. Nilabas ko po lahat. Ngayon, sabi niya sa akin, bukod dyan, ano pa? Kumana na siya. Tapos sabi ko, ma'am, meron pa po. Labas mo na lahat, sabi niya sa akin. Ano, puro opening? Opo. Sabi ko. So, sinamahan niya ako dun sa pwesto ko, sa new accounts. So, ito po, isang ganito. Ang inamin ko pa noon, 6. Pero sabi ko, meron pa po, ito na po, ilalabas ko. Ito po, isang ganito. Ano yan? 11? Hindi ko pwedeng ipa sa walang bahala to. Kailangan ipaalam ko sa head office to. Para may nang banko, zero tolerance. Lalo na pag TEP, zero tolerance talaga. So pag may ginawa kang infraction, again, subject to their bank policy, due process, they will impose sanctions. It will be something like suspension or possible termination for cause. Pero ang amin dito, ang basis namin, basta terminate ka for cause. Yun ang trigger point namin para i-watchlist ka. Kasi terminate for cause, whether that reason is grabe o hindi, call ng banko, it's the bank policy. Ito kasing aking masasabi, may mga patakaran sa banko. At ang patakaran sa banko, napakamahalaga kasi tinitingnan nila integrity issue. Lalo-lalo na yung una, kunyan ay unang pangyayari pa lang, ano? Pagkatapos, hindi mo sinasadya, malaking pagkakamali, siguro nabigyan ka ng konsiderasyon. Pero anong nangyari, pina-leave ka muna, pagkatapos nag-investigate sila, inalkal nila yung mga accounts mo, right away, nagparoon ng sinasabing investigation on the bank. Parang may nakita pa sila ng mga malilit na transaksyon na the same situations na hihiram mo. May kaso bang nakasampa sa iyo? Wala. Hindi ka sinampahan ng kaso. Hindi ka ni-report for whatever reasons. Walang authorities na pumasok para ikay imbestigahan. Walang police na dumating. Walang law enforcers. Kasi settle po lahat. Kung yung banko may policy na giving you second chance, call nila yon. Risk nila yun eh. So dapat ko empleyado ko alam mo ang policy.
alam mo yung consequence. Baka kung may gawin, isipin mo yung gagawin lang. Is it worth it? The first 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nagawa mo. But whatever happened on the 11th, siguro kampante ka naman, total babayaran mo naman. Pagbalik ka, hindi ka naman. Basta't bayaran mo lang, okay na. Eh nangyari, nahuli ka roon sa parting yun. You are now discharged dishonorably kung sa military. It's not honorable discharge. Nandito gusto ko lang makuha kasi yung separation. Ay, kasi tinatanong ko dun sa okay, ano. Okay, ganito na lang. Naintindihan niyo ba yung gravity ng itong nangyari sa inyo? Kasi kung hindi niyo naintindihan, eh papaintindi ko sa inyo. Alright? Ang tanong mo, kung ikaw ba'y makakakuha ng separation pay? For consideration na lang okay, po sa number of okay, years. Okay. Gusto kong linawin sa'yo, total, ikay pumunta sa akin na bihira tong sumbong na to. Because of integrity issue, because of that particular incident, and may mga previous incidents, pwede lang ma-exercise na wala ka matatanggap eh. Because, in short, derogatory yun. Ang isang empleyado ay maaaring hindi makakuha ng separation pay kung may sapat na dahilan ng kumpanya para tanggalin siya. Kung ang kumpanya ay merong tinatawag na handbook o yung kanilang guidelines no, sa mga pulisiya at meron siyang na-violate na ang katumbas ng violation na yan ay ang kanyang dismissal sa serbisyo, eh, walang separation pay. May problema tayong malaki. Bakit? Kasi kung termination with just cause sa ilalim ng Presidential Decree 442 as amended, Labor Code of the Philippines, maliwanag lang po na pagka ang isang manggagawa ay tinanggal sa kanyang trabaho nang may sapat na dahilan ang kumpanya, yung manggagawa nawawalan ng lahat ng karapatan upang habulin ang kanyang mga natitirang benepisyo, wala siyang karapatan para mabayaran siya ng separation pay. Absolutely naaalis ang kanyang karapatan. Okay, sinabi mo alam mo umamin ka. Admission. Okay. Kaya lang tinanggal ka na. Okay. Ilang taon na ho kayo nagtrabaho? 25 years po. Oh my. Okay, 25 years. Yung bangko na yun? Po, yung pioneer po ako. Ikaw ba'y humingi ng clemency or plea bargain in the absence of any law enforcers na hindi ka na sinampan ng kaso in lieu of you being charged for that, which could be considered as embezzlement because you'd been there for such a long time, they decided not to and just let you go. Kaya lang wala kang severance, wala kang separation pay since you've been working the last 25 years sa banko na yan. Ang gusto lang natin malaman, kung nga ba'y, ano pa yung mga possible options? Humanitarian consideration is what you're saying. I've been with you for 25 years, and yes, I made mistakes. Bad judgment, poor judgment on my part. Yan, yung humanitarian consideration, hindi natin pwedeng lagyan ng halaga, no? Kusa yan eh, voluntarily binibigay ng employer. Usually, yung mga tinanggal, na sinasabing may just cause, inahabon na lang nila yung kanilang final pay. Kaya lang kung merong isang pagkakamali, siguro pag-usapan na lang muna nila kung maaari pa siyang mabigyan ng konsiderasyon dahil dun sa mahabang panahon na pagsiservisyo niya ng tapat. Ang natatanging maiaanggulo natin sa humanitarian consideration ay yung katotohanan ng nagparaya ang kumpanya matapos umamin at matapos magsoli ang manggagawa. Bakit? Hindi na nagsampa ng qualified theft na kaso. Okay ba sa'yo? Para makamove on ako sa'yo. Na? Makamove on. Para makamove on ka na. Hindi ka makamove on because of that. Okay. Makakamove on ka pag nalaman mong hubutubad na katotohanan sa pangyayaring ito. Makakamove on ka pag medyo may natutunan ka at nakikita mo ang isang bagay hindi mali kapag natutunan mong pagkakamali mo. Naintindihan mo yung sinasabi ko. Makaka-move on ka lang if there's an acceptance that there's something wrong with what happened. And for whatever wrong that happened there, that's wisdom. Never to happen again. Etong public service ho namin, marami ho nagsasabi, bakit di ako nakapag-face mask? Maraming salamat sa inyong pag-aalala, ano mga bossing?
Bagamat ako ho, walang face mask kasi sealed ho yung aking studio na napapanood nyo ho ngayon. Yung mga tao ko hong nandito, lalo-lalo na ho yung lumalapit sa akin, sila ho'y naka-PPE. At yung mga staff ko, malayo ho sa amin. Masyado ho malaking opisina namin, layo-layo ho kami. The distance ho ng 12 feet na. Ang usapan namin, halos magsigawan. Kaya dun ho sa mga nanunood, si Sir, ba't walang face mask? Thank you ho sa pagpuna. Yan ho'y nangyari bago hong pandemya. So ngayon, linawin ho natin. Baka kasi akala ninyo, lately lang yan. Hindi pa ho kami tumatanggap ng mga sumbong na pumupunta sa amin. Ang aming mga sumbungan ay online, nagagawa ho namin ang solusyon. Mga sumbong na pinapaabot ho sa amin at tumutulong pa rin ho kami. Ngayon, mga boss, sa inyong tiwala, sa inyong pagtatangkilik, sa inyong pagsusubaybay, kami ho nagpapasalamat sa inyo. Ngayon, sa mga ibang mga doon ho, sa mga sumusubaybay sa amin, gusto ho namin linawin sa inyo, safe zone ho kami. Anong ibig sabihin ng safe zone? May mga zone ho kami na red zone dito sa opisina na hindi ho basta-basta pinapasok. Particular opisina ko, double red zone. Okay, para maintindihan nyo. May mga sinasabing yellow zone o work zone, layo-layo rin. May mga sinasabing green zone. Ito yung open area na pwede yung puntahan. Kaya hindi pa rin ho kami nagtatanggap para malaman nyo ho. Double red zone sa akin ho. Ibig sabihin, wala hong makakalapit na staff sa akin. Kaya pag-i-interview ho, pag yung mga lumalapit sa akin, naka-PPE. So, maraming salamat. Ngayon, bakit ho safe zone? Una sa lahat, sa inyo mga pinakikinggan sa amin, hindi ho kami pwedeng magkalat ho rito ng mga pambobola or mga peking balita or ito ho naman mga maling balita or panlilinlang, pang-aape, pang-aabuso, panlalabis, pananakit. Kontra ho kami dyan. Kami ho yung advokasya ho namin, krusada ho namin. Kaya lahat na pinakikinggan nyo, mga storya, mga totoong tao or mga kurakot man yan, siraulo man yan, babanggain ho namin sa ngalan ho ng katotohanan. Kaya ang panunod nyo ho sa amin, importante, makakasiguro ho kayo sa bitag. Ito ho yung tatalakayin ho muna natin mga boss. Marami ho nagtatanong. Kami ho kasi sa media pinagtatanungan. Partikular ho kami sa bitag kasi kami ho, hindi lang ho kami programa, meron din ho kami news site tulad ho ng bitagmedia.com na inyo napapanood yung mga balita ho yan. So meron ho kami news bureau na pinamumunan ho ng mga, ito ho'y mga seasoned and veteran journalists. Isa ho dyan si Benji Alejandro ng aming nagkagbalita. And then yung mga, ito ho'y staff ho namin sa Bitag Media Investigative Team at yung mga news team ho namin. So, wala hong fake news dito. Pero mga tanong ho nila mga boss, isa ho rito, particular sa akin. Kung may mga vaccine na ba, meron na hong vaccine actually sa ibang bansa at ilalabas na ho yan bago matapos ang taon. In fact, in the U.S., yan hong bagay na yan, may mga therapeutics yung COVID-19. Pag-usapan ho natin, importante ho to. Kasi kung meron man hong vaccine, tulad ho nating bansa, eh hindi ho tayo agad magiging priority niyan. Kung meron man ho tayo, sabi ho ng presidente, may pera naman at meron ho sa Department of Finance. Now, we have the money si Sunny Dominguez to purchase yung sinasabing bakuna na yan. Ang problema ho na pwede ho tayo maghiram yan, ang problema, tayo ba'y magiging priority na bansa? Kasi nag-aagawan ho yung ibang mga bansa. Kung dumating man ho yan mga boss, siguro sabihin natin kung meron man at ito ho'y sa ibang bansa, ready na ho yan bago matapos ang taon. Yung iba naman baka abutin ang kalahating taon or the next year, depende ho sa sinasabing availability supply. Ngayon mga bossing, ito ho'ng ating sasabihin kung dumating man ho yan. Ito ho yung mga pinag-uusapan natin sa gobyerno. Hindi pa ho malinaw, kaya lilinawin ho natin muna kung nakikinig ho sa atin yung mga decision makers, cabinet members, or yung ating task force in COVID, dito yung hindi lang task force, kundi yung ating COVID czar na sabi ho natin. Eh, siguro naman makakatanong ho si General Galvez, siya ho yung ito ho vaccine czar ho natin, na masasagot ho mga issue na kapareho nito. Sino ho bang mauuna kung sakaling dumating na, sino hong bibigyan ng importansya ng ating pamahalaan pagdating ho ng sinasabing vaccine, let alone kung may storage facility na tayo, may pera man tayo, kung may supply na ibibigay sa atin, kasi maraming nakapila na ho dyan. Kung may makukuha tayo, sino ho bang mauuna? Ngayon, magandang tanong ho yan.
Naturalmente, yung medical community, the frontliners, sila ho mauuna dyan. No doubt about that kasi mga ospital, sila ho yung aaruga ng mga may sakit. So, kinakailangan vaccinated ho sila. Sunod ho dyan, yung mga law enforcement, police, military, mga military. So, importante, meron din ho sila dapat mabakunahan. Ang sunod ho dyan, of course, with due respect sa mga senior citizens ho natin. So, importante. At yung ho mga empleyado ng pamahalaan sa mga ito'y government instrumentalities na tuloy ho ang pagsiservisyo sa tao, ito hong servisyo ng gobyerno, kaya sila ho humaharap. Ngayon, ang mga natitira ho dyan, mga boss, of course, ako ho'y naniniwala na ito hong tanong, bakit sino ang mauuna dyan? Naturalmente, kung sino ho yung mga taxpayers. Bakit ho taxpayers? May stake ho sila sa pagbabayad ho nila ng buwis para yung inuutang man ho natin yan. Maaari sabi, hindi naman ito pera ng gobyerno. Oo nga, saan man gagaling pambabayad? Hindi ho ba? Sa taxes, customs duties and taxes. Sino ba nagbabayad ng mga buwis? Importante rito yung mga working class and yung sinasabi ho natin, yung mga middle class at saka doon sa mga private sector na pwede rin bakunahan kasi sila ang magpapasigla ng ekonomiya. Silang humaharap. Ngayon, sila rin ho yung sinasabing maging responsable at sila ho'y sisiglang ekonomiya kasi tuloy yung negosyo. Ngayon, marami ho kasi nagtatanong, bakit daw nasabi ng ating Pangulo at yung iba na mauuna muna yung mga mahihirap? Magandang tanong yan. Real talk. Bakit daw uunahin yung mga mahihirap agad yung four-piece beneficiary? Paano sisigla? Of course, depende ho to sa supply kasi kung marami ho, pupwede. Hindi ho maganda ang dating nag-iwan ho ng masamang panlasa sa dila ho ng iba na parang sinabi, kung kayo, total may kaya naman kayo, total kayo middle class, total kayo working class, bahala na kayo bumili sa inyo. Maling-mali ho yan. Kahit na ho ako sa Bitag, si Bitag, hindi ako naniniwala dyan. Wag ho tayong, kung meron man tayong bibigyan ng priority, hindi pinapaboran. Iba yung binibigyan ng priority kasi may papel na ginagampanan. So, pag binigyan mo ng prioridad, tulad ho ng mga sinasabing frontliners, mga medical staff sa mga hospital kung saan, mga government, mga police, militar, mga senior citizen, mga government employees, of course, mga taxpayers, susunod dyan. Ang hindi lang humaganda sina, may pambili kayo, bumili lang kayo, bahala kayo sa inyo. Ito muna mang mahihirap. Ang sinasabi ho kasi ng iba, teka muna. Electioneering na ata yan, hindi naman siguro tama yan. Kung nakikinig ho sa atin si, ito yung Secretary Galvez. Mas maganda siguro Secretary Galvez. I mean, with due respect. Ito yung unsolicited advice, but nagmamasid ho yung bansa natin. At lalo-lalo na yun ang mga nagtatrabaho, yung nagbabayad ng buwis, nagpapakandahirap, nagbabanat ng buto, hindi umaasa sa gobyerno, nagbabayad ng buwis kahit na hirap pa rin, sila ho dapat mabigyan ng prioridad din. Mali doon sa mga politikong sasabihin, mga politikong sasabihin kasi malapit ang eleksyon, kayo ang uunahin namin, kayong mga beneficiaryo ng four-piece. Teka muna, prioridad din sila. Pero ang prioridad ay yung kahalagahan ng paggulong ng bansa ho natin. Sila, of course, bibigyan natin sila ng kahalagahan. Kaya lang sinasabi yung prioridad, iba doon sa kahalagahan. Ang prioridad at kahalagahan, abay, sino humahalaga? Sino yung prioridad? Yun ho ang tanong ni Mang Igme, na asawa ni Aling Pokring. Ngayon, na anak nila si Titing at saka si Cookie. Ngayon, siya ho, mga tanong dyan. Sa kumusta nga pala si Cordapia? Yung mga ano natin. Kumusta nga pala si Maureen? So, kumusta ho yung mga suki ho natin? Sila ho yung bumubuo, nagpapasigla ho pagdating doon sa mga engagement. Nakikita ho natin. Maraming salamat ho sa inyong pagtatangkilik. Nawa ho, nagbigay linaw ho tayo rito. Ang katanungan ho ng iba, tulad ng aking barbero na si Mang Igme, sabi niya, Boss Ben, bakit kami hindi mauuna? Kahit na barbero lang ako, hindi naman ako umaasa sa pamahalaan. Bakit yung sinabi, bumili ka kung kaya mo? Hindi ko pa kayang bumili. Pero kahit na papano, yung barbershop ko, kinikuhanan ako ng tax ng gobyerno, dapat mabigyan din ako ng kahalagahan. Huwag naman sabihin daw ng mga politiko, yung mga mahihirap, kayong uunahin dahil malapit ng eleksyon, next!
Connect nyo. See you tomorrow. Adios.